Isa pong magandang tanghali o magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, lalo na po sa ating mga kababayan dyan, sa iba yung karagatan. Ano po? Ngayong hapon po ay may nais po akong ibahagi sa inyo na salita ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako mga kaibigan sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Dito po tayo dinala ng Panginoon sa Mateo chapter 24 verse 3 to 14. Sabi po dito, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Verse 3. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Ngunit huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa rin ito ang wakas sapagkat kikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa, marami ang magpapanggap na propeta at ililigtas nila ang marami at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito sa ating binasa na kanyang mensahe na sobrang nagbibigay na ng warning o babala ang ating Panginoon. Nangyari na po ba o nangyayari na po ba ang ating mga binasa? Yes po mga kaibigan, nangyari na at nangyayari pa at may mangyayari pang darating. Marami na pong digmaan ang dumating, ang naganap, ang nangyari. Walang humpay na digmaan ng iba't ibang bansa laban sa kanilang kapwa bansa, laban sa kaharian ng kapwa kaharian. Marami na pong lindol, trahedya, dilubyo na dumaan. Ultimo yung mga bansa na hindi po inuulan ng napakatagal na panahon. Ngayon po ay biglang inuulan, binabaha. At talagang kakaiba po ang nangyayari. Nangyayari na ba ang tagutom? Upo. Marami na pong bansa na halos nilalangaw na lang, na halos butot balat na lang po ang makikita natin na sa kanilang katawan, pero buhay pa at namamatay na lang sa sobrang gutom. Nangyayari na po yan. Nangyayari na ba yung mga bulaang propeta? Yes po. Nangyayari na at nangyari na at nangyayari pa rin. Napakaraming bulaang propeta na nagpapakilala na sila si Father God, na sila ang Panginoong Hesus, na sila ay sinugo ng Diyos. Maraming marami po.
ang mga bula ang propeta na nagpapakilala na ngayon? Marami din bang nailigaw? Maraming na pong naliligaw, mga kaibigan. Naniwala sila doon sa mga tao na nagpakilala na ito ang Mesiyas, ito ang Diyos, ito si Father God. So, lahat po nang nandito, mga kaibigan, sa ating binasa, ay nangyari na at patuloy na nangyayari. Meron bang mga tumalikod na? Marami pong tumalikod na, mga kaibigan. Yung mga dating kakilala natin dati ay wala na po, hindi na natin sila kaisa sa pananampalataya. At napunta na po sila doon sa mga grupo o mga churches na may mga pangako sa miyembro. Ano pa po dito? Nangyari na ba yung mapupuot sa isa't isa? Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa? Upo, ultimo po sa ating mga leader, sa ating bansa, ay talaga pong nangyayari at nangyayari po yan. Hindi po yan biro sa ating harapan ng ating mga paningin dahil nakikita natin sila. At yung mga nagpapanggap na propeta, nangyayari din po yan. At yung mga nagligaw ng mga maraming tao, nangyayari po yan. E yung ang kasama ay lalaganap, nangyayari na po yan. At nangyayari na, nangyayari at patuloy na nangyayari. Manlalamig ang pag-ibig ng marami, nangyayari din po yan, mga kaibigan. Kung tayo po ay bukas talaga ang ating kaisipan sa mga sitwasyon po ng ating kapaligiran, tayo ay laging nangingialam sa mga balita kung ano ang nangyayari, ay nangyayari po yan. Nakikita po natin yan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ito po ang maganda, sa verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang haliligtas. Yan na lang po ang panghawakan natin, mga kaibigan. Ibig sabihin, nangyayari, nangyari na at nangyayari pa ang sinasabi ng Panginoon sa Mateo chapter 24, verse 3 hanggang 13 or hanggang 14. At yung mga pangyayari na yan ay sinabi ng Panginoon na yan ang tanda ng kanyang muling pagbabalik. Kaya winarningan niya, pinaalalahanan niya ang Panginoon na nawa tayong mailigaw ng kahit sino mang mga bula ang propeta. Mailigaw ang ating pananampalataya. Kaya mga kaibigan, hindi po nagbibiro ang Diyos sa kanyang salita. Kung nangyari na po lahat itong ating binabasa ngayon, so ibig sabihin ay malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa ating mga vlog, sa aking mga video, na maging handa na po tayo. Kung napagtiisa na po natin ang lahat ng kahirapan, ang lahat ng pasakit ng buhay, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Bakit ko po sinasabi na malapit ang dumating ang ating Panginoon? Dito po sa pahayag chapter 22, verse 7, sabi po dito, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Mismo ang Panginoon po ang nagsasabi na darating na siya. Kaya mga kaibigan, ako, lagi ko pong sinasabi, napagtiisa na po natin ang maraming taon ng kahirapan. Ako po ay 1997 pa ay
marami na po akong sakit at karamdaman na naranasan. At ang pinaka, ano po talaga itong aking breast cancer. At ang mga atake sa puso na purihin ang Panginoon. Dahil nga po sa mga biyaya ng Diyos sa mga dahon-dahon na aking nilalaga, naniwala po ako sa salita ng Diyos na ang mga nilikha niyang mga halaman ay naroon ang kanyang kapangyarihan para magpagaling sa mga tao. At salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga po yung pitong o walong gamot ko ay tatlo na lang iniinom ko ngayon. At ako'y nananalangin pa rin sa Panginoon na sana wala nang inumin para wala nang gastos. Ngayon, kung napagtagumpayan na po natin yung matagal na panahon ng kahirapan, pasakit, napagtagumpayan na natin yung mga pang-aapi, mga rejection, panghusga, ano pa ba ang mga sitwasyon ng buhay dito sa lupa. Kung napagtagumpayan na natin na hindi tayo nailigaw ng kahit sino man, kahit yung mga tao na, sige, sumama ka lang sa aming grupo, tutulungan ka namin. Kung walang trabaho ang pamilya mo, bibigyan namin ng trabaho, papag-arali namin ang inyong mga anak, libreng edukasyon, basta sumama lang kayo sa aming grupo. Napagdagumpayan na po natin yun, mga kaibigan. Kumbaga, hindi po tayo nailigaw ng mga pangako ng mga bulaang propeta. Sa bawat araw po ay pinagtatagumpay tayo ng ating Diyos. Ngayon pa ba tayo susuko? Sabi ng Panginoon dito ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili po ang ating pananalig kay Kristo. Manatili po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at ating tagapagligtas. Manatili po yung ating pag-ibig sa Panginoon. Manatili po yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Manatili po ang ating pagpapatawad, pangunawa, pasensya, pagtitiis. Manatili po tayong patay sa ating mga sarili upang hindi na po natin maramdaman pa ang mga pait at sakit, pasakit ng buhay. At sabi nga po ng Panginoon na ating binasa sa pahayag sa verse 7 na iyon, dadating na siya. O di po ba, mga kaibigan, ang sarap damin sa puso natin na isa po tayo doon sa pinangakuan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi patuloy at patuloy po tayong nananampalataya sa Diyos. Sinusunod natin, pinaniniwalaan natin ang mga nakasulat sa Biblia na kahit hindi man natin nakikita ng hayagan ng Panginoon, pero andito po tayo nagpapatuloy sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Patuloy na nabubuhay sa kahabagan ng ating Panginoon. At patuloy na umaasa at nananalig na darating at darating muli ang ating Panginoon. Na kung madatnan man tayong buhay at intact yung ating katapatan sa Panginoon, tiyak na tiyak po, makakasama po tayo sa rapture. Kung hindi man po na natin abutin ang rapture at intact ang ating relasyon at pananalig sa Panginoon, tiyak po, panibagong katawan, bagong katawan, bagong buhay, na wala ng kamatayan ang ating matatanggap mula kay Kristo doon sa kanyang kaharian. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong sumuko. Kahit ano na po ang sitwasyon ng buhay, alam niyo po, lagi kong sinasabi mga kaibigan na totoo yun, hindi po madali na mamuhay dito sa mundo. Ako na nga lang po ang inyong tignan. Hindi niyo man po ako kilala ng
patawiran sa mga hindi ko pakilala na nandito po na subscribers sa aking YouTube channel. Sorry sa mga foreigners na ating subscribers dahil Tagalog po ang ating ginagamit na hindi po nila maunawaan yung ating sinasabi. Ano po? Pero sa lahat ng aking mga kapwa Pilipino na nandito sa aking YouTube channel, nawa po ay pakinggan niyo po itong aking binabahagi sa inyo sa araw na ito. Mga kaibigan, ako po ay naluluha kung minsan na luha ng kagalakan, sobrang luha ng kagalakan. Dahil alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, since 1997 hanggang ngayon, 2024 na, nagka-breast cancer na, nagka-depresya na sa puso, may acid, may bato sa abdo, salamat sa Diyos, dahil yung aking giniingatan niya. Salamat sa Diyos, dahil andito pa po ako, sa pong buhay na patutuo sa inyong lahat na nakikinig at nakakapanood ng aking video. Dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos, dahil po yan sa kahabagan ng Diyos, at nakita po ng Panginoon ang aking puso. Kahit hindi po ako nag-aral sa Bible school, kahit hindi po ako pastor, kahit hindi po ako manggagawa sa church, kahit ako po ay listener at attendees lang, pero nauuhaw ang aking puso sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaligayahan ng aking puso na maibahagi ang salita ng ating Diyos. Siguro, mga kaibigan, yun lang ang tinignan ng Panginoon kung bakit ang buhay ko ay hindi pa niya kinukuha. Kasi may ginagawa pa ako para sa ating Panginoon. Dumating na po sa punto, mga kaibigan, na nawala na kami ng trabaho. Wala na rin yung dating lakas dahil mga senior citizen na kami. Dumating yung puntong na maelstroke ang aking asawa. Dumabo ang mata. Hindi na malakas na gaya ng dati. So kung titignan mo, parang physically ay disabled na hindi na makapagtrabaho. Pero able na able pa po tayo. Dahil nakakapagbahagi pa po tayo ng salita ng ating Panginoon. At ako po ay, kung minsan ay grabe po, ako'y namamangha. Hindi lang po minsan. Halos araw-araw ako po'y namamangha sa ginagawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Since 2021, wala pong trabaho. Hanggang ngayon, 2024, wala po kaming trabaho. Ang tinatanggap po ng mister ko na pension niya sa SS ay 2,200. Ang kanyang gamot ay hindi lang 2,000, isang buwan, pero nakakaraos po kami, mga kaibigan. Salamat sa Diyos sa buhay ng aming mga anak na hindi kami pinababayaan. Yan po yung kahabagan ng Panginoon na pinapakain po tayo ng Diyos sa bawat araw kahit wala po tayong trabaho, pagkain na walang panunumbat. Dahil sinabi rin ng Panginoon, yung mga ibon nga, hindi nagasik o nagtatanim o nag-iipon. Pero pinapakain ng ating Panginoon, tayo pa kaya? Kung ano man po yung mga kahirapan na ating nararanasan, mga kaibigan, gaano man katindi yung mga sakit, pait na ating nararanasan, ibig sabihin yan po ay mga training ground lang ng ating buhay, mga kaibigan. Huwag po tayong sumuko. Tuloy ang laban para kay Kristo at sa ating kaligtasan. Nangyari na at patuloy na nangyayari ang propesiya ng Diyos sa Bibliyang ito. Hinihintay na lang natin ang kanyang muling pagdating. Naghihintay na lang tayo sa ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagdating. Nawa po ay
hindi po tayo madaya ng sitwasyon. Nawa po ay hindi tayo manghina sa ating pananampalataya sa Panginoon. Nawa po ay patuloy tayong mauhaw sa salita ng Diyos. Mauhaw sa pananalangin. Mauhaw na gumawa ng mga bagay na makalangit, mga kaibigan. Nasain po natin na sa bawat araw ay intak po ang ating pananampalataya sa Diyos. Na kahit sa maliit na bagay ay maging tapat tayo sa Panginoon. Ipakita natin sa Diyos yung bunga ng kanyang tiniis na sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo, yung siya ay ipinapako. Pinapasa ng krus, hinahampas ang buong katawan, nilagyan ng tinik ang kanyang ulo, tinanggal, hinablot ang kanyang balbas, dinuraan, ininsulto. Lahat po yun ay tiniis ng ating Diyos, mga kaibigan ko. Para lang po sa ating kaligtasan. At kapag naiisip po natin yan, ang ginawa ng Panginoon para sa atin, yan po ang nagbibigay ng lakas sa atin para lumaban sa buhay na hindi tayo magugupo ng mga sakit karamdaman. Hindi tayo magagapi ng mga gawa ng diablo at mga problema sa buhay. Hindi tayo madadaya ng mga bulaang propeta. Hindi tayo manghihina. Bakit? Pinalakas po tayo ng Diyos. Pinalakas po tayo ng Diyos gamit ang ating pananampalataya sa Panginoon. At ang nag-supply ng pananampalataya natin ay wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay magbasa po talaga tayo ng salita ng Panginoon. Para lagi po nating makita yung kanyang mensahe na tayo'y pinaghahanda. Yung mensahe na ito ang inyong dadaanan, mga anak ng Diyos, ito ang inyong dadaanan. Dahil walang ipinangako ang Panginoon na ginto dito sa lupa. Walang ipinangako ang Diyos na magandang buhay dito sa lupa. Kundi kahirapan, pagsubok. At yan po ang inalaw ng Diyos sa buhay natin ng mga anak na para manatili po tayong tapat sa Kanya. Kasi kung binigyan tayo ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, makakalimutan po natin ang Panginoon. Tiyak na tiyak po yan. Hindi na po tayo makakapanalangin sa bawat araw na Panginoon, bigyan niyo po kami ng aming kakanin araw-araw kapag andito na lahat sa atin na nagsasabing stable na kami pa sa kaapu-apuhan ko ay hindi na maghihirap. Hindi na po talaga natin yan magagawang tumawag pa sa Diyos. Kaya mapalad po tayo mga kaibigan. Tayo mga naghihirap ng sitwasyon, tayo na nasa training ground ng Panginoon, mapalad po tayo. Huwag po tayong magreklamo, huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong manawa. Dahil sa bawat sitwasyon ng buhay natin, gaano katindi na pagsubok at problema, suliranin. Hindi naman po talaga tayo ang nagbibigay ng solusyon eh. Kundi ang Panginoon pa din. Kaya ano po ba ang dapat nating ipag-alala sa mundong ito? Ano po ba ang dapat nating ipag-alala sa ating buhay kung ang Diyos naman ay kasama natin? Di po ba? Wala pong dahilan para mawala ng pag-asa dahil sa bawat araw, ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay.
manatili lang po ang ating katapatan sa Kanya. Ito po ang kagandahan, mga kaibigan, ng nagbabasa ng salita ng Diyos, kasi natatanggap po natin yung mensahe ng Panginoon na napapanahon. Paano na lang kung doon sa panahon ng kasiyahan, panahon na nag-iinuman ang maraming tao kasi masaya, nagbabanding, nakagawa ng mga bagay na hindi tama, nagkasala, nagkamali, tapos biglang dumating ang Panginoon, paano na lang? Paano na lang? Di po ba? Kaya mapalad po tayo na natutong magtiis, natutong magpatawad, natutong umunawa, at natutong tanggapin ang sitwasyon ng buhay. Yung sitwasyon na kahit walang-wala na, na parang wala ka nang makita, pero andun yung ganak sa puso mo. At nagpapasalamat kasi nararamdaman mo yung damdamin na kontentong-kontento ka sa sitwasyon na iyong nararanasan. Kontento sa kawalan ng mga bagay dito sa lupa. Dahil busog ang ating kaluluwa ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kaibigan, kapag nabasa po natin ang salita ng Diyos, kapag inisa-isa natin ang hirap na pinagdaanan ng Diyos, walang matigas na puso. Kapag tayo ay tunay na anak ng Diyos, walang matigas na puso. Ipaparamdam at ipaparamdam sa atin ang Panginoon, hindi man yung lahat ng pait at sakit na kanyang naranasan. Ngunit ipaparamdam sa atin ang Diyos yung kanyang pag-ibig. Yun po yung nakakaiyak eh. Grabe na. Pag-ibig ng Diyos na kanyang inialay sa atin, na ang kanyang buhay ay kanyang inalay dahil gano'n niya po tayo kamahal. Kaya mga kaibigan, tuloy lang po ang ating laban. Konting panahon na lang, sabi ng Panginoon, darating na siya. Wala na pong susuko, wala nang tatalikod. Wala nang manlalamig. Wala nang mapupuot sa isa't isa. Wala nang gagawa ng hindi tama. Manatili po ang pag-ibig ng ating Diyos sa puso nating lahat, upang matutunan din po nating ibigin ang ating kapwa. At kasali po sa pag-ibig ng Diyos yung tanggapin natin at maunawaan natin ang sitwasyon ng buhay. Huwag po tayo maghanap. Kung meron man po tayong gustong hilingin, ilhod po natin ang ating mga tuwag sa harapan ng Diyos. At humingi po sa Kanya kung ano po ang ating kailangan. Hindi po natin kailang magmakaawa sa mga tao na hindi bukas ang puso sa pagtulong. Huwag din po tayong magalit sa kanila. Bagkos ipanalangin po natin sila na sila pagpalain ng Panginoon. Ganun lang, mga kaibigan, ang ating gagawin. Ang panahon ito na sobrang tahimik ay para pong nakakatakot pakiramdaman. Dahil sabi ng Panginoon, siya ay darating na gaya ng isang magnanakaw na ultimong mga anghel sa kalangitan, at ang kanyang anak ay hindi nalalaman ang muling pagparito ng ating Panginoon.
Kaya, ganun po, maging handa lang po tayo. Pasensya niyo na po, naiiyak talaga ako pag naiisip ko yung pag-ibig ng ating Diyos. Grabe na pag-ibig. Dahil isa rin po ako makasalanan, hindi naman po ako matuwid na tao. Grabe nga po yung buhay ko nang nagmula sa matinding kasalanan. Pero dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, nandito po ako. Nagpapatunay sa inyo. Totoo ang Diyos. Totoo ang pag-ibig ng Panginoon. Totoo ang salita ng ating Diyos. Manalig po tayo, mga kaibigan. Kung ano man po ang nangyayari sa buhay natin habang tayo ay nasa takbuhin papunta sa finish line, alam po yan ang Diyos lahat ang kanyang ginagawa. Alam niya po ang ating future. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi yung ating sariling kalooban. At manatili tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. Walang iba ang katuwiran ng Diyos, kundi ito po ang laman ng Biblia, kanyang salita. Kaya mga kaibigan, dito po natin tatapusin ang ating video sa oras na ito. At salamat po sa Panginoon. Yan nga po ang lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ko kaya na pakita ang aking muka kapag ako ay nagbablog kasi baka ako ay maiyak, pero salamat po sa Panginoon kasi yung iyak po natin ay hindi iyak ng kahirapan, hindi iyak ng problema, kundi iyak po ng kagalakan. Kagalakan po na kunting tiis na lang. Matatapos na lahat ng sakit, hirap, at pasakit sa mundong ito. Kapag tayo ay nasa tahanan na inihanda na ng Panginoon sa atin, doon po, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang manghuhusga, wala nang pasakit, wala nang masama doon, kundi ang ating gagawin ay ang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tapos na ang lahat. Kaya maging handa po tayo palagi, mga kaibigan. So hanggang dito na lang po, mga kaibigan, ha, ang aking video sa oras na ito. Mag-ingat po kayo at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen.